Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw po muli ng Linggo kung saan ay araw po ng pananambahan at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ng malakas at malusog na pangangatawan at binigyan din tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang muli ay siya ay ating papurihan, pasalamatan, luwalatin at sambahin sa ating mga buhay. Ngayon po ay May 3 na kung saan supposed to be ngayon po ay celebration ng ating pong anniversary pangkalahatan sapagkat ngayon po ang schedule, no? Instead May 1 nung Friday, ngayon pong Sunday ay mayroon po tayong celebration. Kaya lamang dahil nga po sa narito po tayo sa social media, hindi bawal pa rin po ang pagtitipon, kaya ang ating pong celebration ay kanya-kanya lamang po sa ating pong mga tahanan. Kanya-kanya lamang po tayo maghanda ng ating pong mga kakainin mamaya after ng ano, ng ating pong pananambahan. Okay, muli sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo kung buksan ninyo pong mga Biblia sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 1 to 16. Ganito po ang ating pong mababasa. I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord, live a life that measures up to the standard God set when He called you. Be always humble, gentle, and patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Verse 4, there is one body and one spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all, works through all, and is in all. Verse 7, each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given. Verse 8, as the scripture says, when he went up to the very heights, he took many captives with him. He gave gifts to people. Verse 9, now what does he went up mean? It means that first he came down to the lowest depths of the earth. So the one who came down is the same one who went up above and beyond the heavens to fill the whole universe with his presence. Verse 11, it was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. And so we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people, reaching to the very height of Christ's full stature. Verse 14, then we shall no longer be children carried by the waves and blown about by every shifting wind of the teaching of deceitful people who lead others into error by the tricks they invent. Verse 15, instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ who is the head. Verse 16, under his control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint with which it is provided. So, when each separate part works as it should, the whole body grows and builds itself up through love. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral sa oras nito, pinamagatan po nating preserve the unity. Tayo po muna ay sumaglit na yung muko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, muli sa oras na ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa ibinigay mong pagkakataon sa amin upang muli kami po ay makapagbulay-bulay na iyo po mga salita. Inaamin po namin sa aming mga sarili na wala kami ang gagawa, Ama, kung ikay wala sa amin kaysa inyo lamang kami lubos na umasa at nagtitiwala at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay. Dinadalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kami pagharian at samahan maging sa umaga ito sa aming pag-aaral na iyo po mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, ang pagbibigay mo sa amin ng karunungan at kaalaman
at pangunawa upang maintindihan po namin ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo nawa kami at samahan hanggang sa matapos po ang pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po kami sa aming dalangin. Amen and amen. Okay? Sa oras na ito, ang ating pong pag-aaral ay muli pinamagatan po nating Preserve the Unity. Okay? Since our theme is about unity, we will be talking today about a lesson entitled Preserve the Unity. Si Apostle Pablo, actually, no, he illustrates the church to the body of Christ. Inalintulad po ni Pablo ang iglesia sa katawan ho ni Kristo. Okay? So, tayo din po, as we belong to the church, each one of us belong to the body of Christ. Kaya nga ho, bilang mananampalataya, makabilang tayo sa iglesia, at sabi nga, tayo talaga yung church, ano po, so, we belong to the body of Christ. The only thing to do is to discover what part of the body do we belong. Kaya yun lang importante po talaga sa atin, malaman natin kung ano pong bahagi tayo doon sa katawan ni Kristo upang makapag-function tayo ayon po doon sa kung ano po yung ating pong bahagi sa katawan ni Kristo. Okay? In other words, we must discover what is our calling in order for us to function in the church according to the calling that we have. Diba? Kaya iba-iba ho kasi tayo ng panawagan. Mayroon iba sa atin tinawag para maging pastor, may iba tinawag para maging elders, may iba sa atin tinawag para maging workers, ang iba sa atin tinawag para maging song leader, manugtog, iba-iba ho, no, ang pagkatawag sa atin. Kinakailangan lamang natin talaga maunawaan what part of the body of Christ do we belong upang mag-function po tayo ayon po sa ating pong panawagan. Okay? So sa ating mga pag-aaral ngayon sa oras na ito, meron lamang tayong tatlong bagay na pag-uusapan tungkol sa preservation of the unity. Ang una po natin tatalakayin ay we must preserve the unity of our calling. Okay? So naniniwala tayo na tinawag po tayo ng ating Diyos. Ano po? Tinawag tayo ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan ma-preserve po yung unity of our calling. Sabi nga sa Ephesians muli, no, dun sa ating pagbinasa sa verse 1, chapter 4 verse 1, sabi doon, I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord, live a life that measures up to the standard God set when He called you. Okay? Si Pablo, kung ating pong titinan ho dito, ay tinawag ho siya ng Diyos. Kailangan kanya ang panawagan po sa kanya ng Panginoon. Actually, noong una, tinawag siya ng Diyos para maging apostol sa mga hintil. Eh lamang, dumating sa punto na habang sila po ay siya nagmi-ministeryo, nangaral ng salita ng Diyos, ay nabilanggo siya. Bakit? Sapagkat isa rin po sa panawagan niya, siya po ay nabilanggo dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. At sabi nga niya na ang salita ng Diyos ay hindi ho nabibilanggo. Siya ay nabilanggo pero ang salita ng Diyos ay malaya para maipahayag kahit siya ay naroon sa bilangguan. Okay? Kaya nga ho, sabi ni Pablo dito, He urged everyone to live according to the calling set by God for us. Kung paano si Pablo ay tinawag ng Diyos para gampanan ang pagkatawag mo sa kanya, ganun din po bawat isa sa atin ay tinawag tayo ng Diyos para gampanan din po natin kung ano po yung panawagan ho ng Diyos para sa atin. Doon tayo gumalaw at doon ho tayo kumilos upang tayo po ay maging epektibo para tayo po ay magamit talaga ng ating pong Panginoon. So, muli, tayo po ay naniniwala na tinawag ho tayo ng Diyos. Amen po yun? So, yamang tayo tinawag ng Diyos, mayroon po tayong kung level of our calling. So, ngayon tingnan po natin yung level of our calling. Mayroon pong tatlo natin pong pag-usapan ngayon. Una, sabi nga, we are called to be saved. Okay? Tayo po ay tinawag para ho maligtas. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, He saved us and called us to be His own people. Not because of what we have done, but because of His own purpose and grace. He gave us this grace by means of Jesus Christ before the beginning of time. So, yung sabi dito, tinawag tayo ng Diyos, iniligtas niya tayo para maging bayan ho niya, maging pag-aari ho niya. No?
hindi po ang kanyang pagkatawag sa atin at pagligtas sa atin, hindi sa magitan ng ating pong sariling gawa o sa magitan ng ating sariling pagsusumikap, kundi ito ho ay tinawag niya tayo, niligtas tayo ng ating Panginoon, sapagkat siya po ay mayroon pong layunin sa atin at ginawa niya ito sa magitan ng kanyang biyaya o grasya sa ating mga buhay. At natanggap natin ang grasyang ito sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya importante sa atin na maintindihan natin na tayo po ay tinawag ng Diyos para ho maligtas. So, when it comes to salvation, no, para ma-preserve po yung unity, kinakailangan na iintindihan po natin yung ating pong belief concerning our salvation, no? Sapagkat kung ating pong titingnan, marami po tayong mga kasamahang mga simbahan, magkapariha tayo ng practices, no? Pero pagdating ho sa doctrine of salvation, minsan magkakaiba. Kaya ho, kinakailangan ma-preserve po natin yung unity ng ating pong ng ating church sa magitan ng pagkakaisa po natin o paniniwala doon sa ating pong kaligtasan. Kasi mayroong iba na naniniwala sila na maliligtas kapag sila ay gumawa ng mabuti, gumawa ng tama, no? Maging mabait sila, kaya maliligtas sila dahil doon. Pero ang sinasabi po ng Biblia na dapat po natin maintindihan, we are saved by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang verse 9, no? Kasi kapag ang isang tao ay mayroong nagagawa at ang binatay niya ang kanyang kaligtasan sa magitan ng kanyang mga gawa, ay maring ang taong ito ay magmalaki po sa kanya pong buhay. Naalala ko tuloy si Francis Marcos, sabi niya ganoon, na dahil sa kanya pong pagtulong, simula po ng pandemic pa, namigay na siya ng mga bigas sako-sako sa buong Pilipinas. Ano po, dahil sa kanyang pagtulong, minsan mayroon siyang sinabi na gusto ko lang magkaroon ng pwesto doon sa langit, kaya ko ginagawa ito. No, mantakin nyo, kawawa ho yung mga taong wala hong maitulong na katulad niya, hindi ho magkakaroon ng pwesto sa langit. So, hindi niya naintindihan ang prinsipyo ng Biblia at hindi niya naintindihan ang sinasabi ng Diyos na ang pagpunta sa langit, ang pagkakaroon ng pwesto sa langit o pagkakaroon ng pagkakataon na mapunta sa langit ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang natin sa ating Panginoong Kristo at iyon ay dahil sa kanyang biyaya sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, magkakaroon tayo ng kasi tayo ng pagmamalaki kapag ang kaligtasan natin ay ibabatay doon sa ating pong mga ginagawa. Okay? So, importante po yon. We are called to be saved. Pangalawa, na dapat po nating makita sa level of our calling, yung sabi nga dito, we are called to suffer with Christ. Okay? We are called to suffer with Christ. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 21, it was to this that God called you, for Christ Himself suffered for you and left you an example so that you would follow in His steps. Okay? Ganito kayo tinawag ko ng Diyos. Kung paano si Kristo Jesus ay nagtiis para sa inyo, siya ay nag-iwan ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Okay? So, ibig sabihin na as a Christian, kung paano si Kristo Jesus ay nagtiis sa mundong ito nung siya ay nandito, tayo po ay kinakailang magtiis din po kasama niya dahil nag-iwan siya ng halimbawa na dapat po nating tularan. Kaya dapat nating maintindihan na bahagi po ng ating buhay Kristiyano is to suffer with Christ while here on earth. No? Kaya dapat nating maintindihan na hindi puro ho masaya ang buhay Kristiyano. Lagi po natin sinasabi ang buhay Kristiyano kaya katulad po ng gulong na minsan ay nasa itaas, minsan ay nasa ilalim. May mga panahon na may pagtitiis po tayo, may panahon na mayroon po tayong kasiyahan at kaligayahan sa buhay. Di ba? Bagamat sinabi po ng Biblia, pumunta rito anak ng tao upang bigyan tayo ng buhay, hindi lamang basta buhay, kundi buhay na ganap at kasiyasya. Oo, yun ho ang kabilang bahagi ng buhay. Pero sa kabilang bahagi ng buhay ay sabi ng Biblia, we must suffer with Christ. So, napatunayan po ito sa buhay po ng mga apostol. Halimbawa, no, nung pagkatapos na si Kristo Jesus na ay umakyat sa langit, ang mga alagad ng Panginoong Jesus, nag-suffer po sila. They preach the gospel, humayo po sila, they spread the gospel into all the world. Ngunit, sabi nga, nag-suffer din po sila sa buhay.
It's all because of the Lord Jesus Christ. Ang iba sa kanila ay nakulong, iba sa kanila ay pinatay, pinugutan ng ulo, no, pinako ng patiwarik, iba-iba ho ang kanilang naranasan ng mga sufferings, no? So iyon ay pagpapakita lamang na bahagi po ng ating buhay Kristiyano habang tayo po ay narito sa mundong ito ay kabahagi pa rin tayo o hindi tayo exempted doon sa mga sufferings in life habang narito tayo sa mundong ito. Katulad po ng ating pong naranasan ngayon, for example, ano po? Atin titingnan ang China ang gumawa ho ng COVID-19 na ito, pero kung tutuusin, sila dapat ang may kasalanan, pero pati tayo ay kadamay doon sa sufferings na ating pong nararanasan ngayon, no? Sila ang gumawa ng kasalanan, tayo ay kasama sa apektado sa mga nagawa nila. Dahil po nandito pa tayo sa mundo, kaya ang ating pong pag-asa ay kapag dumating na si Kristo at nalubos na ating katubusan, okay, doon lamang tayo'y makakalaya mula ho sa sufferings in life na ating pong nararanasan ngayon. Kaya nga ho, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala hong pagsubok o wala pong pagtukso na ating naranasan sa kasalukuyan na hindi common sa lahat. Okay? So ibig sabihin, lahat ng tukso, pareha lang yun, pagsubok, problema, pagtitiis, yan, mga magkakapatid po yon, ano po, lahat ng iyon ay bahagi ng ating pong buhay and that is common to every one of us, sa lahat ng tao. Lahat tayo pwedeng dumanas po dyan. Pero ito ang kagandahang loob ng Diyos dahil sabi niya, kapag kayo dumanas sa mga pagsubok na ito, ang Diyos din man ang gagawa ng paraan upang kayo ay makaiwas doon sa mga pagsubok na iyon upang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na iyon na dumarating sa ating buhay o kaya mga pagtitiis na yan sa ating buhay. Okay? So sabi sa Romans chapter 8 verse 18, yung ating kasalukuyang pagtitiis ay hindi maihambing sa kaluwalhatian na sa atin kapag tayo po ay naroon na sa piling ho ng ating Panginoon. Kaya nga habang tayo nandito sa mundong ito, ay talagang natural sa atin, normal po para sa atin ang mga sufferings in life kasi kabahagi po tayo ng mundo at the same time ay hindi tayo exempted kung ano po ang nangyayari at nagaganap sa mundong ito. Ang atin lamang pag-asa, pag inalis na tayo ng Diyos sa mundong ito at dinala na doon sa kanyang kaharian, doon lamang tayo malulubos ang ating pong kaligtasan at mawawala yung mga sufferings in life. So we are called to be suffer with Christ. Okay? Number 3, we are called to serve. Okay? Yun po ang pangatlong level of our calling. We are called to serve. Tinawag tayo para humaglingkod o manilbihan. Kaya muli, sabi nga ho doon sa balikan natin yung Ephesians chapter 4 verse 1. I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord. Sabi po ni Apostle Pablo, kaya siya nakulong dahil naglingkod siya sa Panginoon. Yan, no? Kaya nga, each one of us, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod kung paano si Apostle Pablo naglingkod sa Panginoon. Kaya ho, sabi ng Biblia, binigyan tayo ng special gift. Sabi doon sa chapter 4 verse 7 ng Ephesians, each one of us receive a special gift in proportion to what Christ has given. Bakit tayo binigyan ng special gift? Anong purpose noon? Upang magamit natin yung mga gift na yun sa paninilbihan o paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi nga sa Romans chapter 12 verse 11, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion, no? Maglingkod sa Diyos, sa Panginoon, na mayroon pong talagang punong-puno ng pagtatalaga ang puso. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi tinawag tayo para maglingkod. Eh kung maglilingkod ka lang naman, eh bakit dadayain mo pa yung mga paglilingkod mo? Kung maglilingkod ka lang para sa Panginoon, ibuhos mo na, ibigay mo na ang pinaka-the best mong paglilingkod. Sapagkat alam po naman natin, kaya ho tayo naninilbihan, kaya tayo naglilingkod, kasi ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala nito sa atin. E kung dadayain lang din naman natin, mapapagod lang din naman pala tayo sa ating pong mga ginagawa, e tapos dinadaya pa natin, iwawawalan lang din ng saysay. Kaya kung maglilingkod ka lang din naman, itudo mo na, ibigay mo ng pinaka-the best upang magkaroon ka ng gantimpala sa Panginoon. At kinakailangan, yung mga paglilingkod mo ay may tinatawag na eternal value. Okay? So yun po ang una. We must preserve the unity of our calling. Okay? Ang pangalawa nating pag-usapan ngayon ay we must preserve the unity of our gifts.
for God's service. Okay? Yung ating pong kaloob na gagamitin po natin sa paninilbihan, kinakailangan ma-preserve po natin yung pagkakaisa noon. Okay? So verse, muli dun sa chapter, Ephesians chapter 4 verse 7, each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given. Okay? Binigyan tayo ng special gift ng Lord. Kaya lamang yung ang special gift na ito, ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo upang magamit sa kanyang ministeryo sa paninilbihan. Okay? Then sa verse 8, as the scripture says, when he went up to the very heights, he took many captives with him. He gave gifts to people. Nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Then sa verse 11, sabi doon, it was he who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. So yun ho ang mga mga gifts na ibinigay po ng Panginoon sa mga tao pang magamit niya sa ministeryo o sa paninilbihan. Ngayon, ito po yung mga tinatawag na fourfold ministry, o sa ibang church ay fivefold ministry, no? Pero kung ating pong titingnan, kung halimbawa wala ho kayo doon sa mga ministeryong ito, pwede niyong tingnan ang Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 14, naroon po nakasulat ang mga iba't ibang kaloob. At titingnan po ninyo yun, baka sakaling isa ho doon na nakalista ay kaloob po para ho sa inyo at upang may magamit kayo sa paninilbihan sa Diyos, no? Kaya napaka-importante na ma-discover natin yung gifts, okay? Na mayroon ho tayo upang doon ho tayo gumalaw at kumilos. Sabi nga, we must discover our gifts, okay? Importante po yun. Bakit ho kailangan ma-discover natin? Kasi para huwag tayong gumalaw doon sa mga lugar na o sa ministeryo na hindi naman iyon ang calling natin. Kaya ho tayo minsan ay nag-aaway-aaway, nagkakabanggaan kasi ginagawa natin yung mga bagay na hindi naman iyon ang panawagan ho sa atin. So paano po natin ma-discover yung ating pong mga gifts? Una, be involved in the different ministries. Okay, kinakailangan ma-involve ka. Magsimula ka sa pag-aayos ng bangko, maglinis ng simbahan. Okay, ma-involve ka sa mga gawain ngayon, tapos ma-involve ka sa kung subukan mong sumali sa pag-awit, subukan mong sumali sa Bible study, sa paghayo, lahat ng ministry, subukan mo. Ang sabi rito, the ministry in which you have enjoyed and been effective maybe is your gift, no? Kung saan ka daw po nag-enjoy, kung saan ka naging epektibo, maaring yun daw po ang iyong kaloob. Kaya doon ka mag-focus sa kaloob na yun para sa iyo upang maging ma-maximize mo ang iyong ginagawa para sa Diyos. At doon ka kasi gagantimpalaan ng Panginoon. Hindi ka kasi gagantimpalaan doon sa iyong tinatrabaho na hindi naman pinapatrabaho sa iyo ng Diyos. Tandaan po natin mabuti. Inulit ko po, gagantimpalaan ka ng Diyos doon sa trabaho na pinapagawa ho sa iyo. Hindi ka gagantimpalaan kung ang tinatrabaho mo ay hindi pala iyon ang pinapagawa sa iyo. Kaya importante na ma-discover natin ano ba ang ating kaloob mula ho sa Diyos. Okay? So ngayon kung nasumpungan mo na ang iyong gifts, sabi nga, use your gifts for God and for the good of others. So kung kaya tayo binibigyan ng Diyos ng kaloob, ng gifts, talents, abilities, ano po, para magamit natin unang-una sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. At the same time, magamit natin para sa iba, for their good. Okay? Para sa kanilang kapakanan, para sila ay tumibay sa kanilang pananampalataya, para sila po ay umunlad, lumago sa kanilang pananampalataya through our gifts, through our lives. Ano po? Kaya sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10 once again, each one as a good manager of God's different gifts must use for the good of others the special gift he has received from God. So gamitin daw po para sa kapakanan o para sa kabutihan ng iba yung special gift na iyon na natanggap mo mula ho sa Panginoon. Kaya importante po na yung ating pong gift, no, na pinagkaloob sa atin, ma-preserve po yun. Okay? Ma-preserve po yun yung unity po ng gifts na mayroon po tayo. Bakit? Kasi
importante yan para huwag po tayo mag-away-away, huwag tayo magbanggaan, huwag po magsulutan sa mga ginagawa o ministeryo. Kinakailan alam natin kung at ano po yung gift natin sa katawan ni Kristo upang doon tayo gumalaw at kumilos. Okay? Next ating pag-usapan ay we must preserve the unity of the purpose of our gifts. Okay? Susunod natin pong ipipreserve yung unity of the purpose of the gifts that we have, no? Ibig sabihin, mayroon tayong binigyan tayo ng kaloob ng Diyos, pero yung layunin hunon kung bakit tayo binigyan ng kaloob ay kinakailangan yun ng ating pong pakaingatan, dahil hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaloob na iyon, okay, para lamang sa wala. Binigay ito sa atin upang mapangalagaan natin ang pagkakaisa ng layunin nito. Okay? Ano po ang purpose ng gifts? Bakit ibinigay ito sa atin ng Lord? Una, sabi ito, His purpose is to let His people be united as a body. No? Para ho pagbuklurin, pag-isahin o ang kanya pong bayan o kaya ang kanya pong katawan. No? Kasi ang katawan dapat synchronize po iyon. Hindi po ito dapat nagkakanya-kanya. Kinakailangan lahat ay tumatrabaho just for the sake of the body. Okay, nga ho, no? Tingnan natin ang Ephesians chapter 4. Balikan po natin, basahin po muna natin ulit. Sabi ito, do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. No? Gawin natin ang pinaka-the best natin para ma-preserve lang yung unity. Sabi doon, sa verse 4, there is one body. No, isa lang ho kasi ang katawan. Hindi ho hiwa-hiwalay. One Spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all people who is Lord of all, works through all, and is in all. Okay, so verse 12, sabi doon, Christ is like a single body which has many parts. It is still one body even though it is made up of different parts. Diba? Mayroong si Kristo ang ulo, sabi nga noon, at ang bahagi po ng buong katawan ay mayroong mata, may ilong, may bibig, may tainga, may kamay, may balikat, may tiyan, may paa. Lahat yan ay bahagi po ng katawan ni Kristo. At ang lahat, ang bawat bahagi ay napaka-importante. Sabi nga, bagamat maraming bahagi at binubuo ng iba't ibang bahagi, pero iisa pa rin yung katawan. Kaya kinakailangan ang bawat bahagi na ito ay mayroong kanya-kanyang trabaho, mayroong pong purpose kung bakit inilagay ho yan. Diba, halimbawa ang tainga, bakit inilagay dyan? May purpose po yan eh. Kaya pag tinanggalan mo yan ng dahilan, wala na hong pakinabang. Ang kamay ho natin, may purpose kung bakit inilagay ho dito. Dahil ito po ay may gamit. Kasi kung wala na ho itong gamit, hindi na kailangan ito ilagay ho dyan. No? So, hindi po natin pwedeng alisin ang bawat bahagi ng katawan kasi iyon ho ay mayroong kanya-kanyang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Okay? Ganun din po sa bawat isa po sa atin. Each one of us has a purpose. Inilagay tayo ng Diyos sa kanyang body o sa kanyang church upang gumawa o trumabaho at mayroon tayong dahilan o mayroon tayong layunin kung bakit tayo ay naging kabilang sa church. Okay? So 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sabi ito, in the same way of all of us, whether Jews or Gentiles, sabi ito, whether slaves or free, have been baptized into the one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink. No? So sabi ito, lahat tayo, hintil man o Hudyo, malaya man o alipin, lahat tayo ibinautismuan sa isang Espiritu into the body of Christ. Okay? Ano ibig sabihin ng baptism mo dito o baptize? Ang salitang baptize dito ay hindi po ibig sabihin doon binautismo sa tubig, bautismo sa espiritu. Hindi po, ang ibig sabihin po nito kasi ang meaning po ng baptism ay baptizo o kaya sa salitang English, no, ay to immerse o merged, yung pagsamahin. Ayun. So ang salitang ginamit po dito ay merge. So the Holy Spirit, ang trabaho po naman ng Espiritu ay emerge yung tao na tumanggap kay Kristo Jesus doon sa katawan ho ni Kristo. Kaya ikaw, dahil sa iyong pagtanggap kay Kristo Jesus, the Holy Spirit merged you into the body of Christ. Ipinasok ka kumbaga, no? Kaya iyon ho ay naging kabilang ka sa katawan ni Kristo Jesus. Kaya ang pagiging kabilang sa iglesia ay hindi po trabaho natin yan. Ito ho ay trabaho ng banal na Espiritu. Sa pagiging kabilang sa local church, oo, trabaho natin yan. Pero sa pagiging kabilang sa
Universal Church, ano po, pagiging kabilang ho doon ay trabaho po yun ng banal na espiritu. Hindi po ikaw ang maglalagay ng sarili para maging kabilang ho sa body of Christ. It is the Holy Spirit that will put you into the body of Christ. Okay? Pangalawang purpose, okay? Sabi to, his purpose is to build the body of Christ. Kung bakit ho ay mayroon pong mga gifts ang bawat isa po sa atin, ang purpose ho noon ay is to build the body of Christ para ho patatagin. Okay? Okay. Sabi nga, verse 12 muli, sabi to, he did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. Pag sinabing build up, ano po, ibig sabihin nun, to make the body of Christ be strong. No? Ito ang purpose kung bakit ito ang naglagay ang Diyos ng mga gifts sa kanya pong church o sa mga miyembro ng simbahan para ho maging strong ang church, ano po, to make the body of Christ be firm, para maging matatag, tumayo, at huwag pong matitinag. Kaya yun ho ang purpose ng gifts, kaya ibinigay po ng Diyos sa kanya pong mga anak o sa iglesia, ano po. Then, sabi to, his purpose, number three, his purpose is to let the body of Christ be matured, para umangat, lumago, no? Hindi manatiling sanggol. Kaya binigay niya ang mga gifts, no? Para sa church, yung bawat isa sa atin binigyan ng kalooban, para ang reason, ang purpose po nito ay para mag-mature po ang bawat mananampalataya. Kaya sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 13, and so we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people, reaching to the very height of Christ's full stature, hanggang sa marating natin ang full stature, yung pagiging maturity ng ating pong Panginoong Hesus, ano po. Kaya ho tayo ay binigyan ho ng gifts na iyan para magamit po natin, para po ang purpose nito para mapaunlad po natin ang buhay ng mga tao at mananampalataya hanggang sa marating yung maturity ng ating pong Panginoon. Then sa verse 14, sabi ito, then we shall no longer be children carried by the waves and blown about by every shifting wind of the teaching of deceitful people who lead others into error by the tricks they invent, no? Para huwag daw tayo maging katulad ng sanggol na natatangay ng alon, kung saan ihip ng hangin, no? Huwag tayo maging katulad nun, bagus tayo po'y maging strong, maging matured, at maging lumago sa ating pong pananampalataya. Okay, that's the number three purpose of the gifts na mayroon po tayo. Then sabi to, his number four, his purpose is to let the body of Christ grow, talagang lumago, no, dumami. Okay, then sabi sa verse 15, instead by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head, no? Lumago tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon, lumago tayo sa pagkaintindi natin sa Diyos, okay? Verse 16, under his control, all the different parts of the body fit together, and the whole body is held together by every joint with which it is provided. So when each separate part works as it should, the whole body grows and builds itself up through love. Yeah, sabi ito, kahit magkaiba-iba ho tayo ng trabaho, pero kapag ito ay nagsama-sama, nagtutulungan, sabi ito, ang buong katawan ay lumalago. Kaya, iyon ho ang purpose ng church. Hindi po tayo po ay naligtas at hindi tayo inilagay sa church para lamang sa wala. Actually, kaya ho tayo nilagay sa simbahan, sa church, ano po, the body of Christ, at mayroon po tayong dahilan, mayroon po tayong layunin, and ang ating pong tungkulin ay ma-preserve po natin yung unity of the church. Okay? Sa ating pong pagtatapos sa oras na ito, sabi nga, God called every one of us as a church in order for us to be saved and serve Him even in suffering, just to preserve the unity of His church. Kaya ho tayo ay tinawag ng Diyos para maligtas, para maglingkod, at paglingkuran siya kahit sa may mga pagtitiis, para ma-preserve lang daw po ang unity of His church. Ayaw kasi ng Diyos na tayo po ay magkanya-kanya, magkawatak-watak. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magkaisa, magtulungan. Kaya kinakailangan ma-preserve natin yung unity. Sabi nga, although we have different gifts, we are still united by using it as we function according to our calling. So, bagamat iba-iba ho yung ating pong kaloob, ano po? Okay? Actually,
dapat nagkakaisa pa rin ho tayo sa pamamagitan ng pag-function natin ayon ho sa ating pong panawagan. Kasi kung alam mo yung panawagan mo, hindi ka magseselos, hindi ka maiinggit, no? Kapag alam mo yung panawagan mo, gagawa ka ayon sa panawagan mo. Kasi ang Diyos ay gagantimpalaan ka naman ayon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Okay? Kaya mga kapatid, sabi nga, let's function as God called us in His body just to preserve the unity of the church. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. Nawa ay mayroon po na tayong natutunan sa oras na ito. Patuloy lamang po tayo sa Panginoon at hayaan natin na mapanatili ang pagkakaisa sa loob po ng ating pong simbahan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli maraming pong salamat sa inyo pong mga salita na aming po napagbulay-bulayan at napag-aralan na siyang patuloy na nagtuturo po sa amin na kami bilang inyo pong mga anak ay dapat ma-preserve po namin ang unity ng inyo pong church. Alam po namin, Panginoon naming Ama, na kami po ay tinawag mo, inilagay mo sa inyong iglesia, mag-function ayon po sa iyong panawagan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po lamang, O Diyos, ang inyo pong mga anak na maintindihan ang panawagan mo sa bawat isa upang doon kami gumawa at kumilos ayon sa pagkatawag mo po sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, ang inyo pong mga salita sa puso at buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang aming pong ministeryo, ang aming pong paninilbihan po sa inyo. Ingatan niyo po, Diyos, ang mga salita mo sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God bless po sa inyong lahat.